meron namang bumibili mga buy and sell. Oo. Oh. Madaming mag-offer sa'yo, pero buy and sell siya. Mag-offer sila ng kung ano-ano. At mas mababang presyo yun. Hmm. Babarating talaga nila yun. Hmm. Tingin ko yung mahirap biling na motor. Sa big bike. Kawasaki sa Kasiyama. Okay lang. Nag-offer ng reset Odo. Oo. Ang magkano ba bayad? 1,800? Pababain nila, no? Pababain nila yung Odo. Kaya, pag bumili ka ng B-Bike, talagang scan. Pag-scan ba, makikita? Hmm? Paano nakikita ni reset? Nakikita nila doon, kapag in-scan. Naka-register doon yung original na Odo. Tinanong ko yung specific na brand yung meron ako. Wala daw silang ganun. Ah, meron daw po sa Kia. So sa ngayon, ang Suzuki at Honda. Yan ang mga medyo ano-ano pa. Hindi pa nila ma-reset. Hindi pa. O mabago yung auto. Baka siya wala. Baka yung iba meron. Baka yung iba meron. Kaya, yun. Sana kung magbibenta yung mga buy and sell, kung sino man dyan magbibenta, huwag nyo na i-reset. Oo. Huwag nyo nang dayain. Kung anong nakalagay, yun na yun. Yun na yun. Kasi siyempre, gusto nyo na magbibenta ng truck. Mahal. Laging nakalagay, low odo. Pero yung pala, the reason naman din kung bakit ibigay mo yung tamang odometer. Kasi para doon sa maintenance, alam nung magiging new owner. Ano yung mga next na gagawin yan? Hmm. Kasi pag dinayaan niya yan, dinayaan niyo. Diba? Siyempre, isipin nun. Surprise, diba? Bata pa, wala pa masyadong gagawin. Oh. Na-share niya sa atin yung cams. Bumigay ng, ito ha, regular change oil, regular yung gamit, sakto lang. Bumigay ng 80,000 kilometers. Yung teka, cams, anong, ha? Anong motor yan? Yung CBR niya? Oh. Second na lang niya nabili yan, diba? Pero 80,000 tumigay yung cams. Which is very common. Kaya, sa mga bibili, ingat-ingat kayo. Sa mga nagbebenta, huwag naman. Be fair. At hindi lang naman sa motor nangyayari yun. Kahit sa mga bayan silang kotse. Oh, meron din, di ba? Pinipitik din yung odo. Para pababae. Problema. May plano ka bang ubusin to? Mukhang ubus. Well, mahilig ako sa manghang eh.